Hello guys, nandito na naman po ako para sa panibagong sa penso. Sa video na to guys, pag-uusapan lang natin yung mga review. Titingnan lang natin yung mga stock kahapon na lumipad at saka yung mga stock na medyo natutulog pa or nagko-consolidation. So tingnan natin yung mga ni-review natin kahapon, yung mga in-upload natin. So check na natin ulit kung ano na bang status ng mga stock na yun. So guys, kung bago ka lang sa akin channel, please don't forget to click Positional Traders PH, lalo sa mga newbie o bago lang sa stock market guys, no? So check nyo lang tong video ko na guys na buy signal lesson. So sa buy signal lesson guys, i-discuss ko yun dyan yung uptrend, sideways, downtrend, tsaka paano ka mag-entry, paano ka mag-position, or paano ka mag-exit, o paano ka mag-sell, no? Tsaka dinidiscuss ko dyan yung position sizing, risk management, yung paano mag-cut loss. So ganun din dito guys sa ibang lesson. So nasa baba ng description below, check nyo na lang guys, kasama itong 10% gain monthly rule. So, at saka itong may earnings or loss in stock market. So, check nyo lang yan guys, nandyan na dyan sa baba sa description below. Dinidiscuss ko dyan yung mga execution ko, tapos yung naging trade plan ko. So, check nyo lang guys. Tsaka, huwag nyo rin kalimutan guys na i-like ang ating Facebook page at Positional Traders PH. So, pwede kayo dyan mag-post regarding sa stocks. Pwede kayo mag- tanong regarding sa stock guys. So open to sa mga ano natin, sa mga lalo sa mga group chat natin, no? So sa mga kasama sa GC, pwede kayong mag-ano dito, mag-send ng photo or screenshot ng mga ano niyo, tapos lalagyan niyo naman ng comment or magandang hashtag yung ano niyo, yung post niyo dito. So marami sa akin nag-message dito guys. So karamihan ng mga newbie dito nagtatanong sa akin sa akin page, no? So ayun guys, open guys. Nandiyan din sa baba ng description guys. Check nyo lang din yung description below. So ganun din tong ano, called Financial Traders Investor. So like nyo na rin guys yung page na to. So sa kasama ko sa mga limang group chat, yan. So halos in-invite ko rin sila dito. Nandito na rin halos lahat guys, no? So pwede kayo mag-post regarding stock kahit ibang YouTube channel yan. So open tayo dito guys. So at least maraming information tayo nakukuha, mas maganda guys, no? So ayan guys. So dito naman sa Yahoo Finance guys, check natin yung Dow Jones o Dow 30. Si Dow 30 pala to eh. Ayan, so up ng 0.63. Tsaka yung Nasdaq at tsaka S&P 500. So gold up naman, so crude oil lang yung down na 1.74. Ayan guys, so simulan natin dito guys kay ASEM. So si ASEM guys, kita naman natin yung net foreign pumasok, bullish na bullish pa rin yung MACD at saka yung RSI nito, overbought lang. So ang pinaka-idea lang dito kay ASEM guys, ito lang yung bibigay ko, no. Ito dapat yung tinitingnan natin dito guys kay, no. Kaya ito nakikita ko is tong na tong 5.8 level na yan. 5.8 level na yan. Itong level na to. Hangga't hindi nababasag yang ano closing nito. Closing nito 5.8, ang down nito 5.84. So hangga't hindi nababasag yan, yan ang gusto kong makita kay ASEM na consolidation dyan sa level na yan. Ayan guys, no. So just in case lang, ito lang yung mga tinitingnan natin. Just in case mag-down lang si ASEM. Ayan, lagyan natin pivot retracement. So halos yan ang ginagamit natin, ayan. So ayan. So kitang-kita man pasok na pasok doon sa ating ginagawang support level, or ito dito naman sa pivot retracement sa support level ng 0.236 sa 5.82. So ayan, pasok siya dyan. Ngayon, ang second, kapag lumusot dyan dito sa 0.382. So sa tingin ko, ditong 0.382, masyado nang malalim to just in case mabasag yung 5.8. Ayan. So masyado na malalim to guys, masyado na malalim. So nakita naman natin dyan yung 26% yun, no? So nakita naman natin dito yung EMA 21, ayan, nakaabang na siya dito. Pero sa tingin ko kaya nasaluin siya ng EMA 10. So ngayon, ang pinakaabang-abang naman dito kay para magkaroon siya ng magandang, masabi natin na makabalik ulit siya sa momentum niya, ito ang kailangan nating makita dito guys. So magkaroon siya sa breakout dito sa level na to. Yan, mag-breakout niya yan. Magkaroon siya, mag-break niya to. Tapos mag-close siya dyan above dito sa closing nito. Nung closing nito, 6.60. Ayan, mag-close siya dapat above 6.60. Ngayon, kung kapag ganyan lang yung style niya, ang makikita lang natin dito sa part na to, consolidation. So kung mag-consolidation man dito sa part na to,
Okay, maganda. So at least nagkakaroon siya ng magandang base bago siya umatake ulit ng bagong all-time high. So ayan guys, no. So yun yung pinaka-area ngayon. Yung just in case gusto mo bumili kay Aizen, mas maganda, medyo hihintayin mo yung mga dip tulad nito, may buntot. Buntot nito 6.14. Doon ka lang sa tail niya. So tranches buy ka lang. So kapag nabasag yung nagkaroon ng breakout diyan sa level na yan, lalo na tong peak na to, yung high niya 6.93, ayan. So dapat may volume yan nakasama na matibay. So ayan guys, no. So yan lang naman masasabi natin kay Aizen. So next natin si ASX, no. Ito gusto ko rin to si ASX. Siguro naman alam niyo na kung kanino itong ASX na to, Ayala rin to guys, no. So halos lahat ng mga ano ni Ayala lumilipad except lang yung BPI, no. So di ko lang alam bakit so siguro yung BPI nakalink talaga dun sa ABS kay Lopez. So ayan. So RSI nito, magandang RSI nito, 73. Overbought naman to guys, no. Pero uptrend naman to yung stock na to. Ngayon may mga net foreign na pumapasok ayun, no, malalaki. So ang tinitingnan ko kasi dito guys, yung sa West Philippine Sea. Sa ano. So ito ang tinitingnan natin, yung West Philippine Sea guys, no. So ayan. So ang resistance 10.06 o 10 pesos, and then second resistance 11.16. So support natin, support 1 natin 8.16. Ngayon kapag nabasag yung 8.16, abangan na lang dito sa 7.32. So just in case na may hawak ka nito, hold mo na lang. So sa tingin mo hindi babasag yung 10.06 o 10 pesos, tranches sell ka, tapos abang ka na lang ulit sa pullback, no. So kung gagamitan man natin ng pivot retracement to, ayan. Dito na natin simulan yan. Kung gagamitan naman na natin siya, yan, level na yan. So titingnan natin itong mga level na to. So una sa 0.236 ito. So baka mag-hold siya dyan. Kung hindi, sa tingin ko kaya siya mag-hold dito sa level na to. Bumalik ng 8.16 just in case, no. So pero nakikita ko may volume naman na maganda, oh. So just in case tumuli siya, tula kang average ito, tranches buy ka lang. Tapos kapag nabasag itong 10.06, ano ka rin, buy ka lang ulit din ng another tranches, no. So ano kasi to guys, no, yung sa West Philippine Sea. So nakikita ko halos pares lang naman siya ni PXP, no guys, no. So ito yata yung sector Sector 55 ba to? O SC55. So ayan guys, so check nyo na lang to yung news dito kay ano, kay ASX. Yun. So ang buy signal lang dito, just in case, tranches buy lang, mas malapit sa 8.16, mas maganda. So kapag nabasag yung 8.16, sell na. Ayan. So next natin si Ali. So tatlong ano to, Ayala. So ito, maganda naman to si Ali. Ito, na-discuss ko to kahapon nung upload ko nung Linggo o Sabado, si Ali. So review na lang din tayo dito. MACD nito, so above zero naman to, ayan. So may momentum. So RSI nito, ayan. So maganda RSI nito. So buhang bumabalik, 66. Ayan. So at least maganda pa yon. Ang gusto ko dito, ito yung volume na to. Ang laki nitong volume na to. Tapos ito, may follow up nito. Ito yung pinakagusto ko guys, no. Dinarap mo, opening pa lang, dinarap na siya. Dinarap na talaga siya, oh. Tapos, bumalik, nag-closing pa ng maganda, ayun, oh. Kung sumalo pa sa ilalim, magkano yan, oh? 10% yan, no. So, yun, ito yung mga maganda, yung mga healthy na, ano, pullback, no. Hindi na umabot sa moving average 50. So, you know, dito lang din lumusot sa EMA 21. Pero, kita mo, napaka-strong. So, ito yung mga maganda. Buy near lang nito sa 38.26. Tranches buy. Kasi kapag nabasag ulit yung 41.10 o 41 pesos, saka ka lang bumili. So ito, mas maganda lang ito. Buy in, hold mo lang ito. Mga 6 months. Depende sa'yo kung kaya mo i-hold ng matagal, mas maganda. Kasi ito, check natin yung dividendo nito. Maganda din magbigay ng dividendo si Ali. Ayan o. So, magbigay ng dividendo to. Check natin. So, ayan, 0.2680. So, maganda-ganda rin to. Medyo malaki lang. Pero, maghanap pa lang kung gusto mo yung mga dividendo na malalaki. Check nyo yung kay IDC, kay MAP. So, medyo malalaki silang magbigay ng dividends. So, pero kung ito, kung may hawakan nito at gusto mo mga blue chip, maganda na to. Kasi ito, masasabi mo itong healthy na itong structure na to based sa candlestick niya. So, bullish na bullish yung candlestick. Binaba muna tapos biglang inakyat. Ayan.
So buy me at 28.26. Next tayo, si AXLM. So ito, ang tinitingnan ko dito kay AXLM, yung mga buyback. Dati wala naman kasi itong buyback eh. April. So bumili ako nito. So wala mga way. Ito nga, nagkaroon na siya ng buyback oh, 16 days ago. So nagtataka ko bakit may mga buyback to. Ito yung mga tatawag na kapag yung mga company nagkakaroon ng buyback, yan ang magagandang company, nagpa-buyback. Guys, no? Isa sa mga tinitinan ko mga kumpanyang kapag yung isang kumpanya may gusto talagang papuntahan, nagpa-buyback. Ibig sabihin, undervalue pa yung yung stock na to. So pag-aralan nyo yung fundamental nito, guys, no? So hindi ko namin tinignan yung fundamental nito. So nag-open lang din siya noong kailan lang to? October 19, last year lang to. So itong tinitingnan natin, kung kaya mo naman i-hold, no? Kasi 3.71 ang ang all-time, ang 52-week high nito. Ang all-time high nito, ito, yung opening. So halos ilan na ba? Malapit na lang ba? So ayan. So halos 50% na lang, makakabalik na siya. So kung titingnan naman natin sa pivot retracement, ayan. Tingnan natin. Pinaka-low nito. Ayan, pinaka-low. Ayan. So, halos na nga lahati na siya, guys, no? So, kailangan niya babasag talaga tong 0.5 na to. So, kailangan mag-close above siya ng 36.65, lalo-lalo tong 0.6180. Kasi kadalasan kasi, kapag ganito, nauuntog lang siya dito. Kapag lumusot dito sa 0.5 ng pivot retracement, nauuntog dito sa 0.618. So, kung mauntog man dyan sa 0.618, meron ilang pa siya. 4 pesos pa lang dating nito, ayan, no? So 12% up, pwede pa. Just in case, no? So, ang RSI nito, check natin. So, overbought na rin to, guys, no? Nasa around, 76. Pero, bullish to na stock. Dahil yung moving average to 100 at saka 50 crossover, nasa ilalim na rin at saka yung 100. So, buy signal mo nito, dapat, nakakuha ka na dapat dito sa, nakakuha ka na dapat dito malapit sa 3.10. Ngayon, kapag hindi, dapat, tranches buy lang, tapos kapag nag-hold siya sa 3.65 at mag-consolidation niya sa taas, dun lang ang buy mo. Kasi nga, mahirap na rin nabulin to, guys, dahil nga, kapag bumaba yan, yan, no? Ito ang tinitingnan natin, guys, oh. Just in case, bumaba yan, 11.71%. So, medyo mabigat, no? So, kailangan talaga dapat, mas malapit sa support level or dito sa mga breakout na to, diyan dapat ang mga kuha mo para hindi ka masaktan. So, alam mo na mahirap masaktan na naipit ka, iniiwan ka sa taas. So, ganun din sa pag-ibig kapag iniiwan ka, guys, may masakit din yan talaga. Ganun din sa stock, guys. Kailangan, sa simula pa lang, doon ka lang kumukuha, huwag ka nang umahabol, guys. No, huwag kayo naghahabol ng mga presyo. So, mga ganito, huwag nyo nang habulin. Ang habol mo na lang next time dito, kapag nag-close above siya ng 3.65, dito ka sa taas, consolidation dyan, diyan ka aabangin. Kapag nabasag yung 3.65, sell ka na, abang ka lang ulit dito sa 3.10 or 3.11. So, ayan guys, no? So, I hope na may na-share tayo. Ayan. So, baka naman guys, huwag niyong kalimutan yung thumbs up natin. Next natin si Cebu. So, ito si Cebu, guys. At tinitingnan natin to, guys, si Cebu. Kaya mo siyang i-hold at least minimum 6 months. Kita mo naman uptrend yung RSI niya. Ngayon, ang target kasi, ito, nagkaroon na kasi bullish candle, lo. So, ito yung, ito yung tinatawag na confirmation. Ayan, no, diba? So, breakout din dito. Tapos, gumagawa siya dito na, ito, gap up dito. So, halos, niretest niya lang yung ginagawang minor support dito. So, minor support to, tinest niya, tapos nagkaroon siya ng confirmation candle, bullish signal. So, solid pa yung, yung candle niya. So, around 95%, 96% yung candle. So, ang next mong iniintay dito, kay, no, kay Cebu, ito. Ayan. So, kung kaya mo siya naman hold na matagal, ito dapat target mo. Ayan, no, yung part na yan. So, ilang beses ko na-discuss to, guys, no? So, moving average 200 na sa ilalim na rin. Yan dapat ng mga abang mo. Ito, bullish na rin yan kasi yung moving average 200 nasa ilalim na. Ayan. So, ayan guys. No? So,
Hintayin lang. So, ito kasing ano, February, March, January, nandito siya sa part na to. So, yan ang tinitingin natin. Kapag nagkaroon ng full operation yung Cebu, I hope na makabalik siya dito sa level na to. Kung hindi man dyan sa level na yan, kahit dito sa level na to. Ayan. So, maganda pa rin yung return mo. Kung titingnan mo yung risk-reward mo, kung 30% yung possible na earnings mo, ito yung possible mo loss mo naman. 14%. So, halos 1:2. Ayan, no? So, pero kung nakabili kayo dito, na mas malapit dito sa 44 or 42.71, mas maganda. Ayan. So, hold nyo lang to ng matagal, si Cebu. Tsaka, anapin nyo yung, ano, yung mga fundamental nito. Check nyo CHP, guys. Next natin CHP. So, tagal-tagal na hindi ko rin na-discuss tong CHP. Ayan, so, ano na yata? Check natin RSI. RSI nito may momentum na. Ayan, so, 53, may momentum na. So, next natin, MACD nito may momentum pero wala pang sign of reversal. So, mayroong siyang net foreign na pumasok. Ayan. So, dito, ina-expect ko nga mag-dip pa siya dito ng 1.57 pero hindi na. Pero kita mo naman. Ayan, no? So, dyan lang siya sa, ano, sa trend line na yan. So, nandyan lang siya, oh. Ang ganda, oh. Ayan ang bagong trend line niya, ayan, oh. So, halos pasok pa rin din talaga siya. So, ang ina-expect ko nga, ang consolidation niya dito sa level na to. Mag-consolidation siya dito sa area na to. So, buy on dip, tapos sell near resistance. So, ito, maganda to, dahil nga, yung moving average 50, sumusunod lang sa kanya. Ngayon, buy signal nito sa EMA 20, EMA 10, so 1.69, nag-close siya naman siya ng 1.70. So okay pa rin sa EMA 10, so buy signal pa rin yan daan. Ngayon, kung titingnan mo, kung holder ka talaga nito ni CHP, kailangan, medyo matagal lang hold mo nito. At least kaya mo sumunod pa, kaya mo patulog dito ng pera kung naniniwala ka sa fundamental nito. So kailangan aralin niyo yung fundamental para alam niyo kung saan papunta yung kumpanya. So base naman doon sa webinar ni Cole, so cement 40% down lahat ng cement. So check niyo lang muna yung webinar, yung last ano lang na-upload nila nung linggo yata yun. Check niyo lang yun diyan. Hindi ko lang din tinapos yun, guys, no. So may webinar doon si Cole Financial regarding sa mga cement, yung ano mga natinamaan taga ng pandemic. So ito based on technical lang tayo. Base dito sign of reversal to. So kung sakali mag-retest ulit at 1.63, diyan ang mga kuha mo. So ang resistance 1.76, ayan, diyan muna tayo. Ngayon, kung mayroon kang style na buy on dip tapos sell near resistance, so 8% din 'yan. Kung itataas mo ito, gagawin mo may yung minus resistance ng 11% din 'yan. Pero nakikita mo naman yung trend line niya paakyat. Ayan diyan, yung mayroon siyang channel na sinusundan actually. Ito yung sinusundan niya. In the long run, ito ang nakikita ko ang pattern niya. Paakyat lang, tumataas siya pero nagre-retest lang siya pero di siya lumalabas doon sa channel niya. So, ito yung maganda. So, ang iniintay na lang talaga nito, volume. So, tandaan nyo guys, yung in case gusto nyo bumili ito, tandaan mo yung mga pattern. So, kapag yung mga ganitong nagkakaroon ng malaking green, nagdi-dip yan, doon kayo mga bumibili. So, ayan, no? Diba, green, tapos nagdi-dip, green dip, ganun lang ang ano, style niya. So, ito, tingnan nyo, na-expect mo nito na baka possible naman to, magpula naman to. Pero, as long as yung channel nito hindi nabibreak, okay yan. So, kung hindi naman, kung nabreak naman yan, 1.57 ang abang para consolidation muna. Ayan. So, ilo sa mga kasamaan natin, sina Boss Edge, sina Boss R. Richard, at saka Boss Dar. Sina Ma'am Grace, sina Ma'am Connie, Boss Robert, ayan. So, si Ma'am Connie yung now natin, umaakit na. Next natin si Dito, ayan. Sa akin guys, Dito, marami nagtatanong sa akin. So, kung tinatansya ko lang to, kung hindi ito magkaroon ng ano, na... Kung hindi ito ngayong Friday by ano to? Ano ba to? Ayan na. Medyo possible kung hindi ito bukas. So, kailangan mag-close muna. Maganda kasi mag-close muna kasi itong ano, MACD.
Para sa akin, na mas gusto ko muna mag-close muna itong MACD. Pero kaya to bukas mag-close. Just in case mag-up to ng mga 5%, bukas possible up, close to kapag nag-up ulit. Pero sa ngayon, kapag pinilit, medyo ang pangit tingnan eh. So, ganyan na. So, dandahan lang muna. So, huwag niyong bibiglain. So, ang pinakaano naman idea dito, so, may net point tayong pumasok, no? Yung idea na lang ng trade dito kay dito. Kasi, more on, yung discussion natin dito sa channel ko, guys, more on planning lang talaga. Paano mo siya i-execute? Paano mo siya gagawa ng plano? So, ito lang ang, itong plano na to, based dun sa madalas kong ginagawa. Ito, kapag mga ganito, kapag nakakita kayo, guys, no? Kapag alam niyo yung stock na may mga history naman na magaganda, tapos nagkakaroon lang ng issue na unti, tapos sa tingin niyo gumaganda na yung consolidation, like MM, di ba? Yung Merrimart, kita mo yung consolidation sa 3 pesos, napakatindi. Yung consolidation ni Asen sa 3 pesos at saka sa 2.75 yun. So, mahaba yung consolidation niya, tapos kung bumira naman, maganda. So, ito, consolidation yung level na yan, dapat yung mga nagtatanong, pwede pa ba akong kumuha? Dapat ang kapag nakikita nyo na ganito, na nagkakaroon ng consolidation at maganda yung stock din naman na yan, at kaya nyo naman maghintay ng mga 6 na buwan, 2 buwan, bodigahan mo. Ibig ko sabihin bodigahan, lagyan mo kahit 20%. No? 20%. Ngayon, pag na-break yung bodega na yan, mag-set ka ng cut loss. Kailangan, kapag nag-i-stock market tayo, guys, kapag nag-entry tayo, alam natin kung saan tayo magka-cut. Example, no? Nag-dip to. So, hindi tayo percentage, no? Ito kasi yung tinatawag na ito. So, yung kapag nabasag yung 6 pesos or itong 5.9, cut loss ka na. Bakit? 5.3 ang lalim niya. Example, dito ka sa area na to. Sabi natin 6 pesos ang cut loss mo, mag-close yan, 5% lang yan, guys, no? So, 5.9. Ayan. So, ganyan ang cut loss mo. Kasi kapag yan nabasag yan, 5.3 na ang abang mo. Ngayon, kapag nag-down sa 5.3, dyan ang kuha ulit. Tranches buy ulit. Ngayon, kung gusto mo siguwista ka dito kay dito, hintayin mo yung breakout. Breakout dapat close above 7 pesos, may volume na mga ganito above average. Yun ang dapat ang inihintay mo dito kay dito. So, huwag ka na magtatanong, kaya pwede pa ba pumasok sa ano sa dito? Kapag nakikita mo yung consolidation at may magandang history yung pattern nito, pasukin mo kahit 20% ng buying power mo. Pasok lang. And kapag nabasag, may cut loss. Cut loss agad kasi nga protection sa ano mo, sa capital mo or sa mga gain mo na pinasok mo. So ganun lang yan, guys, no. So buy lang near 6.11, buy ka lang mas malapit sa 6.11, buy lang. Ngayon kapag gusto mong medyo sigurado, mag-add ka kapag nag-break ulit yung 7 pesos. Kapag na-break yung 7 pesos, mag-add ka ulit. Dapat close above 7 pesos. Ayan. Tapos may volume na maganda. Ayan, guys, no. So ayun kayo tayo kay dito. So sana maliwanag yung explanation natin kay dito paano tumira kay dito na nakakapwesto ng maayos. Next natin si FNI. Ito. So, na-discuss na natin to nung linggo. So, bullish na bullish tong ano to, itong stock na to, 84 ang RSI nito. Pero huwag niyo intindihin yung RSI kasi nga bullish yung stock. So, may net point siya na lumabas. Ang gusto ko lang dito tulad ng sinasabi ko linggo, itong volume na to. So, grabe to. Kita mo, wala kang makita mga volume na ganyan dito. Kahit dito sa dip, no? So, halos nagpaparabolic na nga to si, ano eh, si FNI. Pero tingnan natin yung, ano nito. Ito yung pinakay niya, no? So, ayan, no? So, dito, ang pinakamagandang kuha, just in case nag-dip na yung malapit yan sa 0.236 ng fibro retracement o yung 0.382. So, dito, kung sakaling mag-dip, kuha ka lang dito sa mga 2 pesos. Ayan. So, ang hinihintay mo dyan, next nyan, basag nyan, 2.32. Ayan. So, kailangan mabasag nyo yan. Ngayon, kapag nakakuha, gusto mo kumuha nito, dapat tranches buy lang. Tapos, nabasag yung 2.32, kailangan mag-close above shop, 2.32. Ayan. So, tingnan natin kung ano susunod na resistance after ng 2.32. Ayan. Ayan.
Wala na ata to. Tingnan natin guys, no. So, yan lang kasi. Maganda to. Kasi nga, ang may good news to guys, ha, si FNI by January, yung bagong tatayuan na, bagong ibubukas nilang siguro isang ano, mining company. So, di lang ako sure, no? So, medyo rumors lang din kasi to. So, medyo by January, hintayin na lang natin yung news by January para official. So, ayan. Kaya yan, dito, kung mapapansin nyo, bakit may nagbo-volume? Ganun kasi talaga yun. No? Baba natin ito. Yan, no? So, sa tingin ko, sana mag-close siya above 2.32, tapos consolidation na lang doon para yung ano yung RSI niya bumaba muna. So, bago bumasag sa 2.93. Ayan, guys, no? So, plan nyo lang yung trade nyo. Ayan. So, next natin si Green. Ayan. Ilan pa ba? Dami-dami pa pala to. Hindi, mga 8 pa pala. Okay. Hanapin na rin to. So, Green, maganda ano nito, yung RSI nito. Ayan. So, ang RSI niya nasa level ng 58. Ayan. So, MACD, check natin. So, momentum, pero wala pang sign of reversal. Mayroon siya net foreign. So, ito si Green, guys. Buy signal tayo dito kay Green. Naguhitan ko to ah. Walang lumabas ah. Yan, buy signal tayo near 2.57. Ayan, buy near 2.57 yan guys. Si Green ang buy. Ngayon kapag nabasag yung 2.57, abang ka sa 2.4. So uptrend to guys na stock na to ah. Bullish na bullish tong stock na to. Yan ah, bullish na bullish to. So ayan, bullish na bullish yan guys. So ang next resistance niyan, itong level na to. Ayan. Around 2.8. So, ayan ba ito? Ayan ko ito eh. Ayan, around 2.9 to 2.8. So, ayan ganyan range niyan, pero 2.9. So, sabihin natin yun sa geological 3 pesos. Pagkatapos yan guys, ito na next target, yung 3.54 na yan. So, ayan, napakamalapit na yan. Check niyo yung ano nito, yung fundamental nito at saka yung mga project nito ni Green, no. So, kung gusto niyo yung idea nito, punta kayo sa channel ni Mr. Fernando. 'Yon. So, sa KISS chart, check niyo guys yung fundamental nito, napakaganda nito. Kaya buy and hold lang talaga si Green. Kung makikita niyo bakit tuloy-tuloy yung pag-akyat niyan. Bullish na bullish. So, ayan, no. So, malapit na naman sa all-time high ng 34.81% na lang. Ano 'yan? All-time high na. So, buy signal tayo dyan near 2.57, no? So, kapag nabasag yung 2.57, waiting ka sa 2.4. Next natin si MM. Okay. Ito tayo kay MM. So, alam naman natin to si MM, no? So, ang pinaka-idea lang dito, guys, ang titingnan natin, yung RSI nito, so, overbought pa rin to 79, so, nagkaroon ng correction, no? Ang pinaka-idea dito kay MM, ito lang muna, guys, no? Ito ang titingnan natin yung idea. So, kailangan, just in case, ito ang para sa akin, kung 5.6 at saka hanggang, ano, yan na. Yung area na yan, 5.6 na yan. Tapos 5.5, just in case. Ngayon, just in case mag-dip, 5.2 ang abang. Itong level na to, 5.2 na to, yung gap na to. 5.2 hanggang, ilan ba to?
closing nito, 5.15. So, ayan, 5.2 hanggang 5.15. Just in case, lumalapit lang siya dito sa 5.6, ayan, kuha ka lang, o 5.5, kuha ka lang. So, kapag na-close, nag-close below yan sa 5.5 o 5.6, abang ka sa 5.2. So, ang pinaka-idea kasi dito, para masabi natin makabalik siya ulit, mabasag to, magkaroon siya ng breakout dyan sa level na yan. Yan, lalo-lalo to. Lalo mag-close niya dito dapat sa opening to. Opening to 6.38. Ayan. So mag-close dapat yan sa 6.38 para maganda na. At saka dapat may volume. So ayan. So hanggat nandyan pa lang din siya. Hanggat nandyan siya guys, no? So tingnan mo to ha. Anong high nito? 6.3. So kailangan huwag siya nauuntog dyan. Kasi kapag nauuntog, so baka mamaya magkaroon siya ng consolidation dito sa level na to. Ito ang tinitingnan kong consolidation mo na pattern. Kasi ito, medyo ano na ito eh, kumbaga 75% yung ano eh, yung buong candle, 25% yung wick ano eh, yung wick na, kumbaga yung ano, yung tawag doon, yung leeg, ayan, o yung ulo, nasa labas, may ulo eh, may mahaba yung leeg, no, yung katawan ito. So, alos 75% lang yung body. So, ayan. So, just in case mag-retest, dito lang mga abang sa 5.6. Kung based sa paper retracement, tingnan natin, ayan. So, ayan nga. So, dito sa malapit sa level nito, 5.83 sa 0.236 ng fibro retracement. Ngayon, pagdating sa 0.382, ito sa level na to nga. Ayan, no? Malapit lang tayo sa 5.2. So, 5.29 to 5.30 yan ang mga saluwal. Ayan guys, no? So, pero ano to, buy and hold lang to sa MM, pang matagalan. So, growth stock to. Next natin si nickel. Ayan. Ang bagal ng net ko, grabe. So, na-discuss na natin to guys, no? Linggo. So, halos review lang tayo dito, guys, no? So, ito ang pinaka-idea dito kay, no? Nickel, guys. So, kung mag-trade kayo mamaya kay nickel, kailangan mabasag to. Ayan, no? Yan ang kailangan mabasag guys. Oh. So, nagkakaroon kasi siya ng divergence. Kailangan mabasag to. Kailangan mag, ang RSN dapat mag 74 or ano to, 73 point something. Kasi nga, nagkakaroon ng divergence to. Kita kung papapa yung RSI doon, ito pataas, no? Ayan, no? So, opposite. Kailangan mabasag yon. Ang gusto ka sa kanya, net foreign. Ang nakakabang-abang dito, buy signal to si, ano guys na, si nickel. Ang kabang-abang kasi dito kay nickel, ito guys, no? So, tingnan nyo. So, yung 5 pesos, dapat mag-close above 5 pesos si nickel. Ayan. So, tingnan natin yung, no, medyo mabagal yung net ko. Ayan. So, ayan. Itong tinitingnan natin kay nickel. So, itong 5 pesos na to. Kailangan mag-close siya dyan above 5 pesos. Guys, kita mo, ito, head and shoulder to. Oh. Ayan, no. So, kapag mag-close siya above 5 pesos, maganda na to. Kasi, breakout din siya. Breakout din yan, guys. Oh. Ito ang breakout niya talaga. Oh. 5.90 hanggang 5.95. Yan ang breakout niya. Pero mas maganda, mag-close above 5 pesos. Tapos, mag-consolidation na dyan para ito ang next target. Ang tinitingnan natin dito, yung kay Tesla. Yung kay Tesla na project, no? So, yung mga battery. So, ganun din yung kay FNI. Isa rin din yun. So, buy near 4.5, mas maganda. Ayan, guys, no? Just in case makakuha mo malapit sa 4.5, ayan, yun ang magagandang kuha sa area na yan. So, ayan, buy near 4.5. Kapag na-break yan, abang ka lang dito sa malapit sa 4 pesos. Ayan. Yun ang mga kuha kay nickel. So, may volume naman siya, maganda. Next natin, si Now. Si Now, halos review na lang tayo dito guys, no? Kay Now. So, check niyo yung balita kay Now. So, mayroon siyang balita regarding doon kay Nokia. So, nakalink din siya kay Nokia. So, yung MACD natin, ayun. So, mamaya kapag nag-close siya ng green, ayan. So, magkukross yan. So, ito, ang pinaka-idea kahapon dito kay, no? Kay Now, kasi kahapon tinitingnan ko to eh. Ang pinaka-idea dito, so crossover na siya, nawala na siya sa downtrend, no? Ang pinaka-idea kasi dito guys, kung nakikita yung bid and ask, nakikita mo yung laging
mataas yung seller. Pero pag malapit na dun sa malalaking volume, binabasag. So, kumbaga, yung gustong bumili hindi nagpi-place ng ano, hindi siya nagpi-place ng bid. So, kapag nakita niyang kaya na basagin, sumasabay. Ayan. So, ito yung una kong nakita dito. So, hindi nga, basag na to, ano? Ito yung nakita kong basag. So, nagkaroon ng false breakout. Ayan. So, bumalik ulit. Pero ito, solid candle to. Kaya masasabi ko, magkukontinue to. So, kailangan, ang mabasag kasi nito, itong level na to. Ayan. So, itong, kailangan ito mabasag mga around, ito yung karoon ng basag, 4.75. So, kailangan mabasag yung 4.75. Yung 5 pesos na yan, so, yun naman kapag bullish na bullish to, kayang basagin to. Pero resistant pa rin yan. Bukod pa sa resistance, psychological resistant pa yan, na 5 pesos na yan. Ngayon, kapag nabasag itong ibang usapan na to guys, itong kapag nabasag to, itong around 5.5 hanggang 5.46, ayan, yung level na tuktok nito. So, 5.6, yung 5.46 hanggang 5.6, yan ang ibang usapan yan. So, crossover. So, ito, dapat talaga ito, may bodega ka dito. Kapag mga ganitong malilikot na stock guys, no? So, may nagtatanong pa rin sa akin, kailangan kapag malikot ng stock, kumukuha kayo sa support level or sa consolidation sa mga consolidation. Huwag kayong kumukuha kapag above 4.75 na katulad sa sabi ko sa mga sa kasama ko sa GC. Kapag above 4.75, huwag niyo na kunin. Dapat below 4.75 ang mga kuha mo para safe ka pa. No. So ayan guys no. So pag-aralan niyo yung mga ganitong candle. So nag-up siya nang malaki. So tulad nito 49%, nag-up talaga siya nang malaki. Pati ito nag 50%. So, medyo napakalikot na stock. Kaya dapat sa support level o sa consolidation ka kumukuha. So, manage nyo lang yung risk nyo dito. Ayan. So, wala pa naman siya 4.75. May chance pa. So, check nyo yung balita dyan kay Now. Ayan. So, next natin si PHA. So, PHA, halos review lang tayo dito, no? Discuss namin natin to, no? Nawala yung mga ginuwit kong ano. Support level. So, ayan. So, pivot retracement tayo. Ayan. Ito ang resistant muna. So, lumusot lang siya sa 0.236. So, kailangan mabreak niya itong 0.87 na to. So, ayan. So, just in case, makakuha ka. Kuha ka lang malapit sa 0.70 kung gusto mong kumuha nito. So, huwag mo nang habulin. So, medyo malikot din itong stock na to eh. Check natin to. Medyo loading lang eh. So, resistance. Ito. Naman ko na to dati eh. Ito wala. Itong resistance tinitingin natin. So, 0.87. So, next yan. Itong level na to. Yan. 0.95. Ayan. So, ano pa ba? Meron pa. Ito. So, medyo iba, pabulik namin kasi yung iba dito. Ayan. Itong level na to. Ayan, level na to. Oh, nawawala. Oh. Oh, 1 peso. No? So, just in case, abang lang kayo, mas malapit sa 0.7, mas maganda. Ayan, guys. So, medyo manage lang lagi risk nyo dito. Medyo malikot din tong stock na to eh. Next natin si RCI. Tignan natin. I-refresh ko lang muna guys, no? Medyo okay, suave. Nakawala yung mga nalagay kong ano. Sabi ko na. Next natin si RCI. Ayan.
Grabe. Si RCI. Ito, si RCI. So, kay Mr. Joey. Ayan. May hawak si Mr. Joe nito. Ah. So, magka naman, sir. Ang ganda ng paghihintay mo na. Nabasag na yung ano. 1.3. So, ayan. So, bullish sa bullish to. MACD at saka RSI. Overbought na rin. So, maganda yung closing nito. Nag-close siya above 1.36. So, ayan. So, ito. Titingnan natin kung kaya basagin to. So, ang next target dahil nabasag yung resistance. Ang tinitingnan natin dito, basagin itong 1.45. Ayan, 1.45. Basagin yan at mag-close dapat siya above 1.45. Or, kapag nauntog siya dyan sa moving average 200 sa 1.26, 1.39, consolidation siya dito sa 1.36. Ayan, so, para maging healthy. Pero maganda volume niya. So, sana, huwag na mauntog dito sa moving average 200, dumiretso na sa 1.45. So, yun muna ang resistant natin sa 1.45. So, hindi naman nagmamalaki yan na biglang ano to, itaas eh. So, tinitingnan natin dyan yung around 1.55 hanggang 1.6 na resistance. Ayan. So, hold lang kapag mayroon kayong mga hawak nito. So, kailangan mag-hold lagi siya above 1.36. Next natin, SMC. Ayan. So, halos ito, review na lang din tayo kay SMC, ano? So, last review tayo. So, SMC. So, bullish na bullish yung MACD. So, overbought na rin. So, next na natin tinitingnan dito dahil nandito na siya, nag-close siya sa, nag-pump na siya, no? Ayan, no? Sa 1.25. So, umangat na. Ang tinitingnan kasi natin dito kay SMC, kay San Miguel, itong area na to. Ayan, no? Itong part na to. Ayan. Sa 1.51. Ayan. So, kung kaya nyo naman i-hold ito mga February to January, ayan, tinitingnan natin. Kung kaya nyo i-hold kay, ano, kay SMC at mag-consolidation siya sa above na 1.51. So, yun ang tinitingnan natin, guys. Kung kaya nyo naman i-hold dyan. Kasi maganda naman itong SMC na yan. So, kita mo naman dividendo, 0.35, malaki yan, guys, no? So, hold nyo lang kung may hawak kayo nito. Just in case mag-dip ng unti, abang lang kayo. Mas malapit sa 1.25, mas maganda. Ayan. So, kapag nag-close below 1.25, yan ang cut-loss na agad. Next natin, si SPC. Grabe ka loading yung ano ko. SPC natin, ang RSI nito, ayan, around ano pa to eh, maganda pa to, 61. So, maganda pa ang possible profit. So, MACD nito, ayan, so, sign of curving na rin, no? Kapag nag-green to mamaya, ayan. So, ang pinakaano nito, all-time high nito, 11.06, ito yan guys, oh. Yan, 11.06 niyan. So, yun ang nag-close siya sa 11.06. So, kailangan, mag-break na siya dito sa 11. So, parang karoon na ulit ng all-time high. So, tula parang ala ascend din to at saka MM. So, ayan. So, maganda pang ano to. Buy signal lang. Just in case, nag-edit ng 10.3, yun ang mga buy. Mas malapit sa 10.3, guys. Makuha mong average, mas maganda. Ayan, guys. No? So, manage nyo lang yung risk nyo. Tranches buy lang. 10%, 20% maximum. Ayan. Next natin, si Tugs. Ayan si Tugs. So, si Tugs, overbought na rin to. So, alas review na rin to. 73, MACD, bullish na bullish. Kita mo naman yung net foreign, ang daming pumapasok. Oh. So, kita nyo naman to. Ito yung mga stock na magandang sumusunod lang yung mga moving average. Yung tsure ng moving average, sumusunod lang 41% up na, no? So, kailangan mabasag niya yung 1.8. Ayan. Kapag nabasag niya yung 1.8, ang next resistance 2.10 o 2 peso psychological resistance, no?
So kung makakuha ka mas malapit sa 1.58, mas maganda. Kasi ito, breakout din dito sa level na to, ano, sa 1.58. Sana ganito dapat yung mga stock na tinitingnan nyo. So kapag naghahanap kayo yung mga stock, dapat galing sa breakout, ayan, tapos dapat may volume na maganda. So buy near 1.58 yan. So kapag nag-close above 1.8, buy ulit. Ayan. Last natin si Will Korn. So actually ito si Will Korn, mat ko sinasama to. Halos review na lang din to guys, no? Kay Will Korn. So na-discuss na natin to ng Sabado o Linggo sa Pilipinas. So 70, ang RSI. So kita mo yung foreign, ang mga pumasok na foreign, no? So ito, ang iniintay ko lang dito, yung all-time high nito. 52-week high nito is 19. So ayan, so dito sa part ng level. Ito kasi kapag natapos niya to, 1907 na to, o 1901 o 19 pesos, all-time high na to si Wilcon. So actually, kung titingnan nyo to si Wilcon, ayan o, March pa lang ha, January ang ganda o. So nagkaroon ng pandemic yung March, doon lang siya bumuhos. Pero kita mo naman o, ang bilis niya na makarecover, ang lapit niya na dito sa ano, consolidation niya. Ito ang iniintay natin kapag nabasag niya itong 19 pesos, all-time high yan. So, kailangan dapat may mga pwesto ka rin kahit paano dyan. So, ayan guys, manage nyo lang yung risk. Ang target dyan, 19 pesos above, tapos consolidation dyan, tapos kahit hawakan mo na medyo matagal. Ang, ito, 0.12 naman yung ano niya, yung maganda naman to. Alas, ano ba yun kanina, yung Ketugs ba yun? O yung SPC. SMC. So, SMC 0.35 o 0.3. So, maganda na to kasi SMC nasa around 120. Ito nasa 19 pesos lang, 16 pesos. Oh. So, okay na to. 0.12 na dividendo. Ayan. So, manage yun lang yung risk, guys. No? So, maraming salamat sa nakatutok sa channel ko. Huwag niyong kalimutan yung thumbs up. Maraming salamat, guys.